Matapos ang masayang getaway ni Miggy sa La Union, sunod naman naming ipa-experience sa kanya ang isang kakaibang tour. Hi, Miggy! Hi, Ma'am Sue! Siyempre, pagkatapos mong mamasyal sa bagong tourist destination niya sa La Union, ang susunod mo namang gagawin ay kakaiba at challenging na tour. Oh my God, Ma'am Sue, kaya ko ba yan? Oo naman, kaya-kaya mo yan, Miggy. Kaya, ang masasabi ko lang ay, good luck, Miggy! Sige po, thank you, Ma'am Sue, thank you. Si Miggy walang kaalam-alam sa mga susunod na mangyayari. Magandang gabi. Ako po pala si Miggy Tolentino. That's my baby po ako ng Itbulaga at sa Caloocan City. So ang gagawin natin is mag-tour. Alam kong mag-tour. Mag-tour tayo sa iba't ibang lugar. Yung Kararua tour dito sa probinsya, that's an Ilocano term. That's our vernacular term which means kaluluwa tour. So kakaiba ngayon. Kaya nakita mo naman yung ano ngayon, yung oras at panahon medyo kakaiba. Ang tanong, kaya mo bang maglakad sa gitna ng dilim? Siyempre, susubukan ko. So, ito ng iyong kandila. Ayan. Hudyat na yan na tayo magsisimula ng maglakbay dito sa lugar. Si Miggy, gulat na gulat at hindi makapaniwala. Nung sinabi sa akin na mag-go hunting, siyempre, kinabahan ako na natakot. Kasi, natakot talaga ako sa multo. Kasi naniniwala talaga siya ako sa multo eh. So, kinabahan talaga ako. The Virgin Mary. Bago simula ng Kararua tour, nagdasal muna ang grupo. Mother of God, pray for sinners now and then for our death. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Kasama sina Aiko, Yari at iba pang joiners ng Kararua tour. Una munang tinungo ni Miggy ang loob ng abandonadong hotel. I believe in God the Father, Almighty Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, only Son of God. Was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Ang grupo nagtirik ng kandila. Para raw sa mga ligaw na kaluluwang naninirahan sa lugar. Sunod na nagtungo ang grupo sa gitnang bahagi ng hotel kung saan naroon ang swimming pool. Kung sa sinasabing nalunod ang batang nagpaparamdam sa lugar. Pagpasok pa lang, iba na raw ang naramdaman ng grupo. Spare us, O Lord. Grant us peace. Ito yung mga may hawak na kandila. Mark, kamalakas na dito, Yari. Lighter. Malakas, marami sila dito. Marami si Garrick na hinila na yung damit. Yung mga salamin kasi. Pinipigilan na po tayong pumasok. Nung papasok pa lang po tayo dito sa may area na to, hinila na po. Tapos sobrang bigat na po nung kiramdam. Parang ayaw po na talaga nilang matayong balbalahibo. Ayaw po talaga nila tayong papasukin. Kalaunan, tila isa-isa na raw nagparamdam ang mga ligaw na kaluluwa. Dami nila. Maraming naglalaro dito na bata. Nag-rosary tayo. Parang ang bigat ng likod po. May naririnig po ako na parang garon po. Ewan ko kung basta dito lang na side. Saan ka ba? Ang lahat ng nandito karamihan white lady. White lady. Tapos yung kanina sa likod ni Miggy. Nagulat ako, hala ko si Kaya Charlie. Oo. Nagumpay gumagalaw sa mga dahon. Tapos magulo, tapos parang nag-aagalan. Oo. Kaya kinabahan ako tumigil. Ako nagtignan kita, akala ko ikaw kasi, tapos tinignan ko siya. Jesus Christ, only somewhere here. Was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Suffered under the righteous power of the Spirit, by the Holy Spirit. It is in the spirit of the Spirit. So nung nakapikit na ako habang nagdarasal ako, expect ko talaga yung cameraman yung naglalakad sa likuran ko. Eh, ang ingay niya na eh. Ang gulo niya na. So, tinanggal ko na yung... dumilat na ako. So, pagdilat ko, sabay tingin ako dun. Pagtingin ko, walang tao. May nakita talaga ako. Alam ko talaga,
alam ko talaga hindi ano yun eh, hindi yung puting nakita ko sa may salamin na yun. Alam ko hindi flashlight yun kasi mahaba eh. So tingin ko ano? Tingin ko white lady. Matapos ikutin ang hotel, sunod naman pinuntahan ng grupo ang puno ng balete, kung saan isang kapre ang diamonay nakatira. Titirik natin yung mga kandila. Bumuo sila ng bilog, nagtirik ng kandila, umupo at naghawak kamay. Si Yari, sinimula nang magtawag ng mga kaluluwa na kanila umunong makakausap. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga kaluluwa na matagal nang nahimlay sa lugar na ito. Matapos ang ilang minuto, si Aiko tila nag-iba ang kilos. Miggy, anong nararamdaman mo sa kamay ni Aiko? Okay lang ba siya? Mabigat ba, mainit ba o malabig ang kanyang kamay? Sobrang init niya eh. May gustong sumali. Anong pangalan niya, Aiko? Rodelia. Rodelia. Ang kaluluwa mo ng babaeng nagngangalang Rodelia, may mensahe raw na gustong ipahiwatig. Rodelia. Aiko, ipagdasal daw natin siya. Gusto niyang sumali. Si Rodelia pa ba yan o hindi na? Matapos ang diumani pagtatawag ng kaluluwa, idinilat na ng grupo ang kanilang mga mata. Anila, hindi lang daw kay Aiko may nagparamdam. Madami talagang paakyat. Parang na-excite sila. Sa last na po, malapit ng mag-closing, may nagpipilit magbukas ng mata. Parang may mga reflections. Si Mickey, may kakaiba raw na naramdaman. May parang ang bigat kasi ng balikat. Nagbigay ng babala si Aiko na mga nagambalang nila lang nanghihingi umano ng alay. Kunin siya. Pwedeng pakuha tayo ng manok. Manok po? Oo. Yung buhay native po. Buhay. Gusto yung dugo. Okay. Pag hindi natin nabigay o naalay ang mga gusto nila, pwedeng may kukunin sila sa mga nag-attend dito sa ghost hunting. Habang naghahanap ng iaalay na manok ang ilang sumama sa tour, sinubukan naman ni Aiko na gumamit ng asin para itaboy ang mga kaluluwa at nilalang. Matapos ang isang oras na paghahanap, nakakita rin ng grupo ng dalawang manok na iaalay. Ginilitan ng mga ito, saka pinatulo ang dugo sa sahig. Sunod na bumaba ang grupo at inilibing ang manok. Dagdag pa ni na Aiko at Yari para hindi namang gambala pa at sumunod ang mga ito, kinakailangan din daw mag-alay ng kandila at tubig at dalawang sigarilyo para raw sa naninirahang kapre sa puno ng balete. Una po sa lahat, humihingi kami ng paumanhin kasi naistorbo po namin kayo. Pero sana po, patawarin nyo kami sa paggambala. Sobra, sobrang kakaiba tong experience na to kasi karamihan ng summer experience ko, puro masaya lang eh. Diba, puro sa dagat ka lang, sa swimming pool ka lang. Sa tingin ko mag-enjoy dito yung mga tao na, yung may, pag November 1, yung mga matatakot, yung mga inaabangan lagi yung mga nakakatakot na mga episode. Pero I wonder, ang mga diumuni kababalaghan sa abandonadong hotel at resort sa La Union, may katotohanan nga kaya? Para alamin ang kasagutan, kumonsulta ang iJuander team sa anthropologist na si Professor Nestor Castro at sa professor at architect na si Manuel Noche. Layunin nilang obserbahan at hanapan ng lohikal na paliwanag ang diumunay mga kababalaghan sa nasabing lugar sa pamamagitan ng pagpapanood sa video ng lugar na kuha ng iJuander team. Ayon kay Architect Noche, ang pagiging makaluma at abandonado ng lugar posibleng dahilan daw kung bakit ito naiuugnay sa mga kwentong katatakutan. Pag walang nagme-maintain kasi ng isang gusali, syempre ang gusali ay nabubulok, no? So
maraming mga pwedeng mangyari tulad ng yung bubong niya ay natatanggal. So pag may malakas na hangin, ito ay naglalaro, ito ay sabihin natin parang pumapalakpak at nagkakaroon ng ingay. Meron din yung tinatawag nating wind tunnel effect. So may mga areas na napakita mo sa akin doon sa video ninyo na lusutan ng hangin. Dahil lusutan ng hangin, syempre umiihip ang hangin at ang hangin na umiihip parang pumipito. Yung mga naririnig na yan ay masasabi natin sa mga medyo superstisyoso ay kababalaghan. Ayon naman kay Professor Nestor, gawin-gawi raw natin mga Pinoy na iniisipan ng kababalaghan ang mga bagay o lugar, ang pagiging madilim at masukal ng lugar. Dagdag pa niya. Kadalasan kapag may lugar na abandonado, pinapalagay ng maraming tao na sa panahon ng wala nang nakatira doon, may ibang mga espiritong pumasok sa lugar. Yun ang paniniwala ng mga Pilipino. No? Yung pagiging tabing dagat, malamig yung hangin, kadalasan indikasyon din ng mga tao pag may multo, yung bigla kang giniginaw, tumatayo ang balahibo mo, na sa ganong lugar ay maari namang natural na pwedeng mangyari. Sa tatlong oras na paglilibot ng aming grupo, wala kaming nakuhang video ng mga nilalang na di umani nagpapakita sa lugar. Look, may ano kanya isang batang nakaputi lang. Totoo. Ayeto. Ano ka po? Hindi ba tinawag ko? May nakita akong parang bata. Pero di ko sure kasi nagsushoot ako. Pero nung tinignan ko na, nakita ko puno naman. Pero sa side ng mata ko, puli-puti na parang bata. Nung pumasok sa mismong resort, kahit umaga siya and nung gabi, mabigat sa feeling na parang kahit ayaw mong tumingin sa mga parts ng hotel, mapapalingon ka. Ayun po, pero wala po akong nakita or naramdaman na kahit na ano. Bagamat ay pakiramdam ng pagkatakot sa bawat miyembro, ayon sa psychologist na si Dr. Randy Deliosa, maaaring natural lang daw itong maramdaman ng bawat kasali sa tour. Basta may puntahan tayong nakakatakot, no, or may narinig tayong mga places na medyo nakakatakot, syempre meron na tayong mga imaginations na nag-occur sa mind natin. Kapag may imaginations, syempre nandun rin yung mga expectations or kahit self-fulfilling prophecies na pwedeng mangyari. Malaki yung factor ng pag-iisip or mindset ng taong pupunta sa mga places na ganun. Pero para sa kapitan ng barangay kung saan nakatayo ang Cresta del Mar at Cresta Ola, hindi raw dapat katakutan ang mga lugar na ito. Safe siya kasi ginagawa din namin na venue. Kasakuluhan nga may nangyaring ano na event na airsoft. Isa rin na venue sa mga photoshoot, sa mga kasal, debut, any events, dyan sila nagpo-photoshoot.